Umaka sa kwarto ko sa taas. Gabi na dumating, "Pastor, pastor, gabi ka na. Kumain ka na po." "Hindi pa nga eh. Nagugutom na nga ako, na inaantok pa ako eh." Akat ako sa kwarto ko sa taas. Umakat si Avian, "Pastor, ano yan? Larong ko yan." Inaruhan ako, nakiko na, inaruhan ako. Totoo naman. Oh, totoo. Bakit mga bata lang mapigarapat ang maglaro? "Ano yan, pastor? Larong ko yan." Kinuha niya transformer. Ganito paglaro niya, robot niya, nagiging kotse yan eh. Eh, alam mo yan, may sinira. Pambira, naro mo, sinira mo na ha, pambira. Palakpakan natin saglit ang ating Panginoon. Ano ibig sabihin ng feed my lambs? Bawat isa sa atin, meron tungkulin tayo. May tungkulin ka sa iyong asawa. May tungkulin ka sa iyong anak. May tungkulin ka sa iyong magulang. May tungkulin ka sa iyong kapatid. May tungkulin ka sa eskwelahan. May tungkulin ka sa negosyo. May tungkulin sa trabaho. May tungkulin ka sa bayan. May tungkulin ka sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Ano man yung tungkulin, ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, give your best. Amen? Give your best. At ang akala ng marami, ang totoong kaligayahan ay ang hindi paglagay sa panawagan ng Diyos. Ang totoong kaligayahan ay yung paglagay sa kalooban ng Diyos. Yan ang totoong kaligayahan. At ang totoong tagumpay at ang totoong pagyaman, yung paglagay sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin yung Panginoon. Ituloy natin ang pagbasa. Then Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord. You know that I love you." He said, "Take care of my sheep." Pagsabi, take care. Huwag mo lang alagaan. No? Ay, huwag mo lang pakainin, alagaan mo, pakisabi alagaan mo. Isa, nang hirap sa mga, ano eh. Ah, mga lalaki, mga lalaki naman tayo, heart to heart tayo. Sino yung mga lalaki na may asawa? Nasa kamay. Yung mag-aasawa pala. Yung tinakbo lang ng asawa, extended. Okay, mga lalaki. Huwag ilagay niyo sa puso ninyo ang mga asawa hindi sinasaktan niya. Tandaan niyo yan, ha? Mga lalaki, ha? Tandaan natin, ilagay sa puso natin, heart to heart ito, ang mga asawa hindi sinasaktan. At sabihin niyo sa mga asawa niyang babae, huwag kayong sasaktan. Gets mo? Sabihin mo sa asawa niyong mga babae, huwag kayong sasaktan. Dahil minsan nakamurad ako kay tulpo, nagsusumbong yung asawa ng lalaki, binugbog siya ng asawa niyang babae. Kung merong ano, violence against women, no? Stop violence against women. Magtatayo tayo at pangunahan ng presidente ka. Stop violence against Andres Isaya. Hindi, alam mo kung bakit may mga lalaki na sasaktan? Hindi naman sila ay mga duwag o mga Andres Isaya. Kaya lang siyempre kasi alam naman talaga nila yung kamay nila ginamit na pagpupuri sa Panginoon eh. Diba? Amen po ba? Amen? Ano sumasagot? Hindi yung pambalat, hindi yung pansapak, hindi yung pang-Manny Pacquiao. Kaya katapos ito mo si Manny Pacquiao, born again na. Si born again na si Manny Pacquiao, ayaw pa, ayaw pa rin tumigil. Born again na, artista na, host na, singer pa, politician pa. Ayaw pa itigil yung vaccine. Sabi ni Mami Junicia, "Mane! Nasa imo na tanan! Ba't di ka pa tumigil ng pagbabaksine?" Eh, sabi niya kay Mami, kay Marquez, "Pagtayo ulit, pagtayo!" Hindi na siya dapat tumalaban pa kay Marquez. Ilang beses na lang tinalo yun. Pangalawa, walang title yun. Pangatlo, born again na siya, hindi siya dapat nakikipag-vaccine. Talaga naghanda pa si Manny Pacquiao eh. Naghanda talaga eh. Tapos meron pa rin Bible sa Bible sa Bible, may palihas-lihas pa rin eh. Yung pastor niya na wala rin sa kalooban ng Panginoon, nilihas pa siya eh. Kala mo talaga, hindi lahat ng mga pastor nasa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng prayer nasa kalooban ng Diyos. Yung prayer ng pastor kay Manny Pacquiao, labak yun sa kalooban. Kaya lumabang ngayon si Manny Pacquiao. Tapos niya kayo.
bigla kayo pinabagsak si Marquez, ha? Ayun siya ulit. Para sa iyo, ang laban na to. Alam mo, gumanti siya, pinabagsak niya si Marquez, ha? Eh, si Marquez pala, eh, pampinaganan pala yung mga Meksikano, eh. Medyo umahanap lang pala ng tempo, eh. Pinanatan niya si Manny Pacquiao, tulog si Manny Pacquiao, eh. Nilabo. Kita mo, eh, wala sa kalooban ng Diyos, eh. Artista ka na, mga awit ka pa, host ka pa, politician ka pa, baksingero pa, ano ba talaga gusto mo sa buhay mo? Isa-isa lang, inintoy. Kaya yun ang bago buhay ni Manny Pacquiao, saluto tayo riyan. Pero nag-backstage siya muli, hindi tayo aprobato riyan. Sabi ng Bible, love one another, not love another, not boxing another. Amen po ba? Nakataka natin ang Panginoon sa Lord. So, yan, sabi ganon, take care of my sheep. Alagaan mo kasi kasuhin mo. Alagaan mo kasi kasuhin mo. Yung pinapaalaga sa'yo, pinapasikaso sa'yo ng Lord, pagputihin mo. Alam mo, ang mga magagaling mag-alaga, ang mga magagaling magkasikaso, yan ang mga maraming nagmamahal sa kanila. Tama? Yes. Yan yung mga hindi malimutan. Mga mamaasikaso, mapag-alaga. Amen po ba? Ituloy natin ang pagbasa. Ituloy natin. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Pakisabi sheep. Iba yung lambs. Yung lambs, yun ay batang pupa. Di ba parang baboy? Masarap na nitsyon baboy yung mga paninggit, di ba yung mga bihi? Yun masarap. Feed my lambs, mga kordero, maninggit na pupa. Pero yung feed my sheep, iba na po yun. Yung po ay malalaki na. Ano pong ibig ng uyon dito? Kung ikaw ay magmamahal at mag-iintindi at mag-aasikaso at mag-aaro ka at ikaw ay lalagay sa tawag mo, talagay sa panukalan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, gawin mo na tuloy-tuloy. Pakisabi tuloy-tuloy. Para maunawaan natin si Pedro, ay tinawag ng Diyos para maging pangangaral. Pero siya ay lilihi sa panawagan ng Diyos, siya ay magiging mangingisda, hindi kalooban ng Diyos. Kaya gusto kong tawagin ang lahat ng mga mangangaral, mawalang ganang na po. Kung tayo ay tinawag ng Diyos para mangaral, ituloy-tuloy natin yan. Hindi tayo tinawag ng Diyos sa politika, may mga tinawag dyan. May mga tinawag para sa negosyo, may mga tinawag sa trabaho, may tinawag dyan, magpatuloy sila, pero hindi tayo yan. May tao pa ho ba rito? Mga minamahal, ano pong ibig kong tuhuyin dito? Ano mang hindi tama sa paningin ng Diyos, bisyo at kasalanan, at maling paniniwala, limutin na yan. At kung ano yung kalooban ng Diyos, pinapagawa ng Diyos, gawin natin ng tuloy-tuloy. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano pong nakita natin sa ating binasa kanina? Wala silang nahuling isda. Kapag ikaw ay wala sa gitna ng kalooban ng Diyos, you shall not prosper. Pero pag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos, you shall prosper. Ang totoong prosperity ay yung pagitna sa kalooban ng ating Panginoon. At dito na ho tayo magwawakas, tingnan natin sa John 21 verse 15 kanina. Tingnan natin, when they had finished eating, Jesus, yung kanina, John 21 verse 1. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as the Didymus, left Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. Tuloy natin ang pagbasa. I'm going out to feed. Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Ito rin natin ang pagbasa. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. Sabi ng Panginoon, may nahuli ba kayo? Wala.
Bakit wala kayo nahuli? Wala kayo sa kalooban ng Diyos. Ituloy natin ang pagbasa. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. What they did, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Nung sila ay naging masunurin sa Diyos, nakahuli sila ng marami. Nakikinig pa ho ba tayo? Bakit sila nakahuli ng marami, naging masunurin sa Diyos? Sino bang magulang ang ayaw niya na makita ang kanyang anak na pinapagpala? Lahat ng mga magulang gusto niya ang kanyang mga anak na makita ang pinapagpala, lalo na ang Diyos. Makinig kayong maigi. Gusto ng Panginoon na kumain tayo ng masarap. Tandaan niya. Gusto ng Panginoon na magdamit tayo ng maayos. Tandaan niya. Gusto ng Panginoon na tayo ay tumira sa maayos na tirahan at magandang tulugan. Yan ang gusto ng Diyos. Naparito si Jesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Kumagis-gis. At mangyayari lang kapag tayo ay nasa gitna ng kalooban ng ating Panginoon. Ano pong nangyari? Tuloy natin ang pagbasa, verse 7. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. As soon as Simon Peter heard him say, it is the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken a boat and jumped into the water. The other disciples followed in the boat, sowing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. So, tuloy natin ang pagbasa. When they landed, they saw a pyre of burning coals there with a fish on it and some bread. Nakikinig pa ba tayo? Listen, nung sila ay umahon na, yung mga istang nahuli nila, hindi kailangan para sila matalbusan, para sila makakain. And listen very carefully. Makinig kayo maigi. Pag may pinagawa sa iyo ang Diyos, matapos mong gawin ang kalooban ng Diyos, sigurado ang reward mo. Sigurado ang blessing mo, sigurado ang provision mo. Matapos mong ibigay ang first fruits mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Ibibigay sa inyo ng Diyos ang malaking halaga. Amen po ba? Tandaan mo yan. Matapos mong ibigay ang tithes mo, ang offerings mo, ibibigay sa inyo ng Diyos ang malaking halaga. Tandaan mo yan. Matapos mong gawin ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Tandaan mo yan. Saan kumuha ng isda ang Panginoon? Eh, hindi naman siya ng isda. Pero ang isda ay luto na. At hindi lang luto na, meron pang tinapay. And listen very carefully, ito ang dapat nating maintindihan at maunawaan. Ang ikaw ay magpagamot, tama. Ang ikaw ay magpahilot, tama. Ikaw ay magpamasahi, tama. Magpa-therapist ka, tama rin naman yan. Walang masama. Walang masama ang uminom ng supplement, tama rin yan. Pero tandaan mo na ang Diyos ay mayroong himala. Tandaan mo yan. Huwag mong lilimitahan ang Panginoon sa kanyang magagawa. We are not against doctor. We are not against nurse. We are not against therapist. We are not, hindi tayo against sa mga masahis at mga manghihilot. Pero ang Diyos mo'y may himala. Hindi tayo against sa ating magagawa, sa ating talento, sa ating skill, sa ating effort, sa ating magagawa. Hindi tayo against yan. Pero tandaan mo, higit ang kayang gawin ng Diyos kapag kumilos siya sa ating mga buhay. At gusto ko sabihin sa inyo ngayon na ito ang panahon ng himala. At ito ang panahon ng malalaking himala. Ito ang panahon ng malalaking blessings, success and promotions. Ang marami nagpapakahirap para marating ang dapat marating. Pero ang kinakailangan mo'y hindi magpapakahirap at patuloy na magpapakahirap. Ang kinakailangan mo'y pagsunod sa kalooban ng Diyos. May tao mo ho ba rito? Hinahamon ko po ang lahat ng mga nakikinig at nanonood. Subukan mong tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. Liligaya kang tunay. Subukan mong isuko ang buhay mo sa Panginoon. Subukan
pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Ano sabi sa kanta ko, inabot yung kanta natin? Nang tayo'y napunta kay Kristo, ang buhay natin ay pasaya ng pasaya. Papoy ng papoy at payaman ng payaman. Yes, totoo yun. Sabagat tayo'y gumikita sa kalooban ng ating Panginoon. Gumina ka lang sa kalooban ng Diyos, tataas ang grades mo, magiging valedictorian ka. Pero subukan mo puro kasintahan ang intindihin mo. Puro Instagram, puro Tumblr, puro FB, puro internet, babagsak ang grades mo. May tao pa mo pa rito. At sinasabi ko na nga sa inyo, muli ako'y nagbabala sa mga nasa ibang bansa. Pag hindi mo ibibigay ng may katapatan ng iyong tithes, offerings at first fruit, pabalikan ng Pilipinas na walang nangyari sa iyo, I tell you. At kapag hindi mo itatayo ang Kingdom of Jesus Fellowship dyan, sa bansang kinalalagyan mo, pabalikan ng Pilipinas na walang nangyari, I tell you. O maaaring manatili ka sa bansang iyan na walang tagumpay. May tao ba ho ba rito? Simula nung isinang ka ng Panginoon, may layunin kung bakit ka sinilang ng Diyos. At simula nung ikaw ay naborn again, ito na. Muli ang simula para ang layunin ng Diyos ay may sakatuparan sa buhay mo. Nagiginig po ba tayo? Ihalimbawa ko na lang yung aking sarili para dahil ito namang sarili ko talaga, pwede ko ihalimbawa, hindi naman yung iba. Pero at hindi naman para ipagpalaki at ipagpayabang. Paano ko nabuhay ang aking mga anak na nag-aaral sa mga private Christian school? Paano kami naging maayos ang buhay namin at kami nakakapag around the world? Ano ang dahilan? Dahil gumit na kami sa kalooban ng Diyos. Kakikinig pa mo tayo. Gumit na lang tayo sa kalooban ng Diyos. Merong dahilan si Pedro kung bakit inaayaw na niya ang pangingista. Meron siyang dahilan. Marami tayong dahilan para hindi ibigay ang para sa Diyos, para hindi gawin ang gawain ng Diyos at hindi tumugon sa kalooban ng Diyos. Pero once na tayo ay mag-decide na gawin ang kalooban ng Diyos, nakikinig pa ba tayo? Blessings upon blessings ang ating mararanasan. Ituloy natin ang pagbasa, yung John 21 verse 15. Kanina, yung mga anong verse na tayo kanina? Yan, anong verse na yun? Yung anong verse na? Yeah, verse 18. Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself, and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you, and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify Him, then said to Him, follow me. Tuloy natin ang pagbasa. Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Tuloy natin. Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Because of this, the rumor spread among the believers that the disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Ito. Ang sabi ng Lord kay Pedro, sumunod ka sa akin. Ano pong nangyari? Nakita ni Pedro si John the Beloved. Anong sabi niya? Eh, paano naman ito? Hello? Nakikinig pa ho ba tayo? O, dito na po ang magkakabas. Listen very carefully. Ang pinapagawa sa ninyo sa iyo ng Diyos, pinapagawa sa iyo ng Diyos. Huwag mong tingnan yung iba kung gumagawa sa Diyos o hindi. Amen? Amen. Kung hindi siya gumagawa sa kalooban ng Diyos, pabayaan mo siya. Mind your own business. If he's not giving his first fruits, payaan mo siya. If she is not giving his tithes and offerings to God, payaan mo siya. If he is not following the Lord, he is not obeying the Lord, payaan mo siya. May tao pa ho ba rito? Ano sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin? Eh paano naman ito? Pabayaan mo siya sa buhay niya. At alam mo ba, si Pedro po, bagamat dalawang beses nag-backslide,
Pero sa bandang huli ng buhay niya, nag-glorify niya ang pangalan ng Diyos. Anong paraan? Si Pedro po ay nagpunta ng Roma para mangaral. At naging mangaral, an apostle to Rome. At alam mo, doon sa Roma, siya po ay pinako sa krus. Kung paanong pinako si Jesus sa krus, ganun din ang kamatayan ginawa sa kanya. At ito ang sabi niya, tingin kayo sa akin, ganyan ang pagkakapako sa krus ni Kristo. Yung ako ay tumulad sa kanya sa ganyang pagkakapako, hindi ako rapat-dapat. Ipako ninyo ako ng patiwalay. So pinako siya ng patiwalay sa muna. Wala ito sa Biblia, pero po ito'y nasa history. Hindi tinakasan ni Apostle Peter ang kanyang kamatayan, ang kanyang tawag, matapos na ang pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, si yung mag-asawang si Martin and Grace sa Barnham ba yun? Yung mga missionary sa Pilipinas na namahal ang Pilipinas, namahal ang pansit, no? Ang ulam na pansit, pagkain pansit, no? Tapos nag-celebrate ng wedding celebration sa Dos Palmas, kinidnap ng mga Abu Sayyaf. Si Gracia Branham, nakawala. Si Martin, pinatay ng Abu Sayyaf. Alam mo, pinag-pray ko si Martin, kasi born again din yun eh, kahit natagay pa yung church yun. Lord, isave niyo po siya. Ito ang sabi sa akin ng Panginoon, hindi ko siya isisave. Hahayaan ko siyang mamatay. Para makita ng buong mundo na merong handang mamatay para sa akin. At nung lumaya si Gracia Barnham, Barnham sa kamay ng mga Abu Sayyaf, nasa wheelchair siya, nakangiti siya, o bumalik ng Amerika. At ang sabi sa kanya, huwag ka nang bumalik ng Pilipinas. Pero walang kaalam-alam mga Pilipino, bumalik uli ng Pilipinas si Gracia Barnham. Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, sa panawagan ng Diyos, nakikinig pa muna tayo. Naunawaan po ba natin? Marami tayong gustong gawin, pero hindi kalooban ng Diyos, hindi panawagan ng Diyos. Marami tayong gustong suportan, marami tayong gustong tulungan, pero nasasayang yung ating pera. Napupunta lang sa kasalanan. Sapagat hindi tama ang mga tinutulungan natin. Bakit tayo nagkakamali? You know why? Hindi tayo magharunang magtanong sa Diyos. Very basic ang quiet time. Mag-quiet time lang tayo. Lord, ano po ba ang kalooban mo? Nasagutin ka ng Diyos. Pero padalos-dalos tayo, mabigla-bigla tayo. Ito gusto kong tulungan, ito gusto kong suporta, dito ko ibibigay, etc. Ito gusto kong gawin. At natatagpuan natin na ating mga sarili, walang tanong pa, you know why? Sabagat hindi tayo nagtatanong sa Diyos. Kung marunong lang tayo magtanong sa Diyos, sasagot ang Diyos. Amen? Tama pa ho pa rito. Kaya maraming effort, maraming sacrifices, maraming pera nasasayang. Sinusuporta natin sa politika. Tumatakbo yung mga hindi naman dapat tumakbo sa politika. Nasuporta, hindi pa pag-pray, mag-aayuno. Talo naman, sayang pera. Porque simisi ko na, hilur to hilur. Ililay hands. Talo naman, walang glory. Hindi ka naupan ng Diyos eh. Pinao pa ho pa rito. Wala tayong sinasaktan na damdamin. Ang sinasabi natin, hindi kasi ka naupan ng Diyos. Pero nung namatay si Pedro ng patiwari, kalooban ng Diyos yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return what is done to you, you must follow me. Because of this, the rumor spread among the believers that the disciple would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him to remain alive until I return what is done to you. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? So mga minamahal, ang nais ng Diyos ay lagyan natin ang kalooban ng Diyos. Pag nilagyan mo natin ang kalooban ng Diyos, matutulad pa tayo kay Martin Barnham na mamamatay sa kamay ng Abu Sayyaf? Hindi, si Martin yun eh.
Pag tayo ba, ibibitas sa kalooban ng Diyos, matutulad ba tayo? Kay Pablo, na ipapako ng patiwarin sa Rome? Hindi, ay si Pedro. Hindi, si Pedro yun eh. Amen? Ito ang kalooban ng Diyos sa panahong ito na hindi tayo mamamatay. Tayo ay bubuhayin ng Diyos. Panalakasin ng Diyos. Palulusugin ng Diyos. Pababatayin ng Diyos. Masasaganain ng Diyos. Payayamanin ng Diyos. Itataas ng Diyos yung grades natin. Hanggang maging tapon valediktoryan. Kung meron pa lang sa valediktoryan, kung meron pa lang sa valediktoryan, doon pa tayo pupunta. Bakit? Para patuloy na maparangalan ang pangalan ng Panginoon at para ma-enjoy natin ang blessing ng Lord. Amen? At patuloy tayong makapagligtas ng mas marami pang kaluluwa. Amen? Sige po, lakasan natin ang ating palakpak sa Panginoong Isabuhay at tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! Woo! Awitin natin yung awit na iyon. Yes! Payaman ang payaman! Pasaya ng pasaya! Yes! Woo! Glory! Alam mong pangat ng pangat yung buhay mo, payaman kaya ang payaman, pabago ka ng pabago, pagaling ka ng pagaling, palakas ka ng pangalakas, papurmot ka ng papurmot, pasigla ka ng pasigla, paganda ka ng paganda, pagwapo ka ng pagwapo, napandigan sa mga palakpak mo na, magkaroon talaga dapat. Yes! Woo!